sa kabila ng ibinibida ng ating gobyerno na pagganda ng ating ekonomiya, nadagdagan pa rin ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang mahirap pa rin sila. Nakatutok si Cara David. Mahigit 20 taon nang nakatira sa gilid ng Fort Bonifacio si Nancy Butron sa isang kumpol ng barong-barong kung saan tanaw na tanaw ang mga nagtataasang gusali, mall at kondominium. Nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod daw ang construction sa kanilang paligid. Senyales na tila gumaganda na ang ekonomiya. Pero ang kanilang maliit na tahanan, halos walang pagbabago. Yung gobyerno natin, daming tinatayo. Yun, pero tayong mga ganito, ganun pa rin yun ang ibig ko sabihin. Bakit po nagkaganun? Eh, nagtitinda rin ako nung kahit wala yan eh. Ngayon nagtitinda pa rin ako kahit meron na yun. Isa lamang si Nancy sa mahigit 10 milyong pamilyang Pilipino na naniniwalang mahirap pa rin sila sa kabila ng pag-asenso ng ekonomiya. Sa SWS survey noong Setyembre, umabot sa 50% ang self-rated poverty o yung mga Pilipinong tingin nila mahirap sila. Mas mataas ito kumpara sa 49% noong Hunyo. Base sa survey, Mindanao at Visayas lamang ang nagdala ng pagtaas sa self-rated poverty. Tumaas ng 14 points ang self-rated poverty sa Mindanao, dumagdag naman ng 5 puntos sa Visayas. Sa Kalakhang Luzon, kumonte ang bilang ng mga pamilyang nagsabing mahirap sila. Aminado ang National Anti-Poverty Commission o NAPSI na sa kabila ng pagganda ng ekonomiya, hindi pa ito nararamdaman ng karamihan sa mga mahihirap. 70% kasi ng mahihirap nasa probinsya. Kaya dapat daw ang sektor ng agrikultura ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Our economy, number one, has jobless growth. Hindi tumataas ang employment with the high growth rates. Walang mangyayari sa inclusiveness ng economy natin kung hindi tataas ang growth rate ng agriculture. Pero kung tumaas ang self-rated poverty, bumaba naman ang self-rated food poverty. Ibig sabihin, kumonte ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang kulang sila sa pagkain. Kumpara noong Hunyo, may pag-asenso kung pagkain sa hapag ang pagbabasihan. Si Aling Nancy at ang kanyang mga kapitbahay, aminadong kahit papano, nakinabang din sila sa pagdami ng mga gusaling itinatayo sa kanilang paligid. Maraming nagkatrabaho dahil sa construction. Oo. Tapos yung mga self-study dyan, yung mga ano yun, maraming nagkatrabaho. Nasa tao lang din naman, kaya ka naghihirap. Kung tamad ka, talagang mangyayari yun. Ayon sa NAPSI, matatagalan pa bago tuluyang maramdaman ng karamihan ang paglago ng ekonomiya. Pero kung seryoso ang pamahalaan sa pagsugpo sa kahirapan, dapat matuto raw itong ilaan ng pondo sa mga tunay na nangangailangan. Growth begins to have an impact on poverty if you have more than 4 years of higher than 6% growth. Four years of higher than 6%? Yeah. Nakakailang years na ba tayo? 1.5. Cara David, Nakatutok, 24 oras.